Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, Billionaire's Rivalry for the Baby. Tunghaya na po natin ay 35 bahagi. Gumuhit ang pagkabalisa sa mukha ni Amelie. Tanong niya sa sarili, anong sasabihin niya sa binata? Ngunit bago pa siya makaimik, ay tumunog ang cellphone ni Dino. Agad namang napunta roon ang atensyon ng binata. Ilang sandali nitong tinitigan ang caller ID bago ito nagdesisyon sagutin ng tawag. I'm with here. I'm with Amelie. Walang kangiting-ngiting bungad nito sa caller. Ngunit maya-maya lamang ay unti-unting nagsalubong ang kilay nito. What happened to her? Gumuhit ang pag-aalala sa mukha niya. Huwag mo siyang iiwan. Pupunta na ako dyan. Nang ibaba nito ang cellphone na hawak, ay kaagad nitong bumaling kay Amelie. I'm sorry, Amelie. Puno ng sinseridad ang mga mata nito. There's an emergency and I need to go now. Pilit na mangumiti ang babae. Ayos lang. Kung ano man yung emergency na yan, sige na. Pumunta ka na. Salamat. Bago pa makaimik ang babae, ay kaagad at mabilis ang hakbang nitong lumabas ng bahay. Nang tuluyang makapasok sa loob ng kanyang kotse si Dino, ay tila nakahinga ng maluwag si Amelie. Ho, munti ka na ho dun ha. Hindi napigilan ni Amelie ang mapahawak sa kanyang dibdib. Kung sino man yung tumawag, hulo siya ng langit. Ngunit tila muling tumalo ng kanyang puso nang may magsalita sa kanyang likuran. Who is he? Nang lingunin niya ang pinagmula ng tinig, ay pumungad sa kanya si Gray na nakatayo sa pinto ng kusina. Si Dino yon, pamangkin ng asawa ko. Humakbang siya para malapit sa lalaki. Really? Then why is he calling you? On her first name. He should call aunt, auntie, or tita. Gumuhit naman ang alangan ng ngiti sa labi ng babae. Aniya sa sarili, paano niya sasabihin sa lalaki ang sitwasyon nila? Pakiramdam niya ay awkward na ikwento iyon. And he is sweet, ha? Hindi mawari ni Amelie, ngunit tila naulinigan niya ang sarkasmo sa tinig ng lalaki. It's not even necessary but he is visiting you. He must be a very caring nephew to you. Pinilit na lamang nang umiti ni Amelie. Kumain ka na ba? Tara, kain na tayo. Gutom na ako. Pag-iba niya sa usapan, kasabay ng lalo niyang paghakbang palapit dito. Binigyan naman niya ng daan si Gray upang tuluyan siyang makapasok sa kusina. Dumiretso si Amelie ng upo. Kaagad rin siyang kumuha ng pinggan at naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Si Gray naman ay kaagad na nagtimpla ng gatas para sa kanya. Why do I feel that he has something on you? Pambabasag na lalaki sa sandaling katahimikan. Umupo ito sa tapat ng babae matapos niyang ilapag ang gatas sa tabi ng plato ni Amelie. Alangan ni namang napangiti si Amelie. Akala niya inaiwasan niya ang topic ngunit hindi pa pala. Ano kasi? Huminto ito na tila nag-aalangan. Ano yung si Dino? Muntik na kami magpakasal noon. Pakiramdam niya ay nag-init ang kanyang pisngi matapos niyang sabihin iyon. Ngunit tila naman hindi iyon napansin ng lalaki. Oh, you are ex-lovers? Hindi, hindi. Mabilis siyang umiling-iling. Pinakatitigan naman siya ng lalaki. Tila nagtatanong ang mga mata nito. Ni hindi ito bumitiw ng tingin sa kanya kahit nang uminom ito ng tubig. Baby maker niya ako dati. Nabulunan ito sa narinig. What? Agad nitong tanong na makahuma sa pag-ubo. Baby maker? Mali ka nang iniisip. Mabilis naman sagot ng babae. Then what, Amelie? Sumandal ito sa kanyang upuan habang diretso ang tingin sa kanya. Pinagpawisan naman si Amelie sa tanong. Hindi niya alam kung paano magkukwento sa lalaki. May bahagi ng pagkatao niya na tila hindi komportable. Ano ba naman yan? Para namang interrogation ito ng pulis. Biro niya. Basta ang summary kay Anton ako itinadhana. Sorry to ask this, Amelie. If you are his baby maker, does it mean he bedded you? Nanlaki ang mga mata ng babae. Hoy, hindi ha. Walang ganon. Bago pa muling makaimik si Gray,
ay muli siya nagsalita. Bale, napunta ako sa mansyon ng mga Villaforte dahil na-hire ako bilang baby maker ni Dino. Actually, nagsimula iyon dahil sa Dare. Pero hindi na natuloy kasi umikse na si Anton. Tapos nagka-baby na kami. Marahan naman tumangutang o ang lalaki. Nang maramdaman ng babae na tila wala ng planong mag-usisa si Gray, ay nagpatuloy na siya sa pagkain. Sandaling namayani ang katahimikan. Paminsan-minsan ay naglalagay ng pagkain si Gray sa kanyang plato na hinahayaan lang naman niya. Habang wala mga bata, gusto mo bang mamasyal? Maya-maya ay tanong nito. Bago pa makaimik si Amelie, ay muli itong nagsalita. I am not sure but maybe after a few days I might be leaving. I need to go back in the city for my check-up. Natigil naman sa pagkain si Amelie. Hindi niya mawari ngunit tila nakaramdam siya ng lungkot. May gusto kong puntahan pero malayo. Pinilit nitong umiti. Saan? Ilang sandali itong natahimik bago nagsalita. Gusto ko sanang bisitahin si Anton. Totoo yun. Iyon ang hangad ng kanyang puso. Sa totoo lang, miss ko na siya, Gray. Gumuhit ang lungkot sa mga mata nito. Don't be sad, Amelie. Don't worry. Bibisitahin natin siya. Napagkasunduan nilang sasabay na lamang siya kay Gray sa pagbalik nito sa syudad. Ang plano nila ay isasama nila ang mga bata. Sasama rin sa kanila si Ted. Ito ang magdadala sa mga bata sa pamilya Valdez. Silang dalawa naman ni Gray ay bibisita kay Anton. Matapos iyon, ay saka pupunta ang lalaki sa check-up nito. Nangyari nga ang plano nila. Ngunit bago iyon, isinulit nila ang limang araw na magkakasama. Wala silang ginawa kundi ang mamasyal at magpakasaya. Nang tuluyan silang makarating sa himlaya ng namayapa niyang asawa, ay kaagad na namigat ang dibdib ni Amelie. Tila bumalik ang sakit na kanyang nadama noon. I look like him. Hindi naman naiwasang naisatinig ni Anton na mapagmasa niya ang larawan ng namayapang asawa nito. Tila naman hindi siya napansin ni Amelie. Nanatili ang atensyon nito sa litrato ng kanyang kabiyak. Anton, puno ng lungkot ang mga mata nitong hinaplos ang larawan ng lalaki. Nakikita mo ba ako? Nakikita mo ba kami ng kasama ko? Umiyok ito dala ng pagpipigil niya sa sariling maiyak. Siya si Gray. Sorry ha. Sorry kung kailangan niya magpanggap na ikaw. Miss na kasi namin ng mga bata. Tuloy ang bumuhos ang kanyang luha. Ngunit sinikap nitong ipagpatuloy ang pagsasalita. Gusto ko lang iparana sa kanila na magkaroon ng ama. Umalpas sa kanya ang hikbi. Amelie, pang-aalo sa kanya ni Gray. Ngunit sa halip na maalo ay lalo namang humikbi ang babae. Amelie, stop crying please. Remember that you're pregnant. Kaagad naman pinunas ni Amelie ang kanyang luha. Pilit din itong kinalma ang kanyang sarili bago ito muling nagsalita. Magiging papa ka na ulit, tanda. Sayang lang dahil hindi na nito natuloy ang kanyang sasabihin dahil muli na naman siyang napahikbi. Sana nandito ka. Sana ibalik ka sa akin ng Diyos kasi kailangan kita. Kailangan ka namin ng mga bata. Natigilan naman si Grace sa narinig. Tanda? Pakiulit nga, Amelie. Anong tawag mo sa asawa mo? Kaagad naman pinunas ni Amelie ang kanyang luha. Nanlingunin siya ng babae ay kitang-kita ang pamumutla sa gwapong mukha ni Gray. Tell me, did you call him tanda? Bago pa makaimik ang babae ay muli itong nagsalita. Please tell me na nagkakamali ako nang narinig. Tinuyo ni Amelie ang luha sa kanyang pisngi. Hindi rin niya maiwasan ang mapakunot ng noo. Tanda ang tawag ko sa asawa ko, Gray. Bakit? May problema ba? Puno ng pagtatakan tanong nito. Nang hindi umimik ang lalaki ay muli siya nagsalita. Masama ba? Nakakabastos ba? Kitang-kita ang pag-aalala sa magandang mukha nito. Hindi umimik si Gray ngunit nakuyom ang kamao nito. Isang bagay na hindi naman napansin ni Amelie. Kung bastos o masama ang dating sa'yo, hindi naman iyon ang intensyon ko, Gray. Ganun ang tawag ko sa kanya kasi mas matanda siya sa akin ng 11 years. Wala din naman ako maisip na endearment sa kanya. At saka doon na rin naman ako nasanay. Mahinahong paliwanag nito. Ngunit tila bali wala naman kay Gray ang paliwanag niya. Tila iba ang laman ng isip nito. Hintayin na lang kita sa labas, Amelie. Mahinang tura nito. Bago pa siya makaimik, ay tumalikod na ang lalaki. Parang may problema. Iyon ang naramdaman ni Amelie. Hindi nga lang niya mawari kung ano.
hindi niya lubos maisip kung bakit tila biglang nagbago ang mood ng binata. Ilang sandali pa siyang nanatili sa himlayan ng kanyang mister. Kung ano-ano ang kinukwento nito sa lalaki bago siya nagpasyang umuwi. Hinatid naman siya ni Grace sa bahay ng mga Valdez, ngunit sa buong biyahe ay hindi siya nito kinibo. Tila naman humapdi ang puso ni Amelie sa di niya mawaring dahilan ay tila nasaktan siya sa malamig na pakikitungo ng binata. Ang alam naman niya ay wala siyang kasalanan dito. Pilit na lamang niyang inalo ang sarili. Aniya, siguro ay naging sensitive lamang siya dala ng kanyang pagdadalang tao. Bye Gray, salamat sa pagsama mo sa akin. Sinserong paalam niya sa lalaki bago siya bumaba ng sasakyan. Hindi umimik ang binata. Tanging tango lang ang naging tugon nito. Nang tuluyang makababa si Amelie, kaagad na pinaharurot ni Gray ang sasakyan na kanyang minamaneho. Kulang na lamang ipaliparin ito ang kotse. Nakarating lamang sa bahay na kanyang tinutuluyan. Na makapasok siya sa gate ng dalawang palapag na bahay ay lalong nag-igting ang kanyang panga na makita niya ang pamilyar na sasakyan. Ted, umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa pagpasok niya sa bahay. Nagpupuyos ang kanyang damdamin. Pakiramdam niya ay tiranedor siya ng lalaki. Puno naman ng pagtatakang lumabas si Ted mula sa isang pinto ng bahay. Master, nang pumunta ang tingin ni Grace sa lalaki, ay kitang-kita ang igting ng panga nito. We need to talk, Ted. You have a lot of things to explain to me. Kitang-kita ang paglabas ng litid sa lieg nito. Tila naman nanuyo ang lalamunan ni Ted sa inakto ng kanyang amo. Bago siya makaimik, ay muli itong nagsalita. Who is Amelie Valdez Villaforte? Bakit kamukhang kamukha ko ang asawa niya? Napalunok si Ted. Master, hindi niya maiwasan ang mautal. And that tanda, endearment, bakit ganun din ang tawag niya sa asawa niya? Nagkataon lang ba na ganun din ang endearment na lagi kong napapanaginipan? Master, hindi na itago ni Ted ang panginginig ng kanyang labi. Tell me, Ted, is she my wife? Mariing tura nito. I'm sorry, Master. Tanging ang papa niyo lang po ang makakasagot ng tanong niyo, Master. Wala po ako sa posisyon para sabihin ang nalalaman ko. Humuyom ang kamay ng lalaki. Wala itong sinayang na sandali. Kaagad itong humakbang paakyat sa ikalawang palapag. Papa, umalingaw-ngaw ang pagtawag ng lalaki sa kanyang ama. Kitang-kita ang galit sa makisig na mukha nito. Kulang na nga lang ay umusok ang ilong nito sa galit. Papa, mula sa pinto ng master's bedroom ay lumabas ang matandang lalaki na nakatungkod. You're here, iho. Mahinahon ngunit walang kangiting-ngiting tura nito. I already know the truth, Papa. Bagamat naging mas mahinahon ang tinig nito, ay kitang-kita pa rin ang hinanakit sa kulay kayo mangging mata nito. Humurap-kurap naman ang matanda. Pumalik na ba ang alaala mo, Anton? Nagtagis ang ngipin ng lalaki sa narinig. So, ako nga si Anton. Lalong tumindi ang hinanakit sa mga mata nito. Tila maluha-luha ito dahil sa pagpipigil ng galit. You fooled me, Papa. You fooled me by making me believe that I am Gray Vallejo. This is for your own safety, Anton. Pinoprotektahan lang kita, iho. Hindi aksidente ang nangyari. At maaaring nasa loob ng mansyon ng mastermind. Hindi umimik si Anton ngunit nakakuyom ang kamao nito. Kaya nga itinago ko ito sa mga kapatid mo. Kaya itinago ko sa buong pamilya ang totoo. Masakit man, pero maaaring isa sa kanila ang gustong patayin ka. Umiling-iling si Anton. Hindi ito makapaniwala na sa klase ng pag-iisip ng kanyang ama. It could be your nephew, Dino. Maraming saksi sa mansyon kung paano kayo mag-away dahil sa iisang babae. Hindi naman nagbago ang matalim na titig ni Anton. Then bakit pati si Amelie kailangan natin pagtaguan, Papa? Isang bagay iyon na hindi niya maintindihan. She can be a suspect too, Anton. Napahilot si Anton sa narinig. What? You're unbelievable, Papa. Umiling-iling ito. Isipin mong mabuti. Sa oras na mamamatay ka, sa kanya ka mapupunta at sa kanya mapupunta ang lahat ng ari-arian mo. Lalong sumidhi ang galit na kanyang nadarama dahil sa tinura ng kanyang ama. Hindi mukhang pera si Amelie, Papa. Hindi siya ganun. Mariing sagot nito. Hindi na rin niya nailantana pa kahit magmukha siyang bastos. Sa sandaling panahon na nakilala niya ang babae, ay nakita niya kung paano ito nagluksa. Sa mga araw ding nagdaan, ay nakita niya ang klase ng babaeng hindi materyosa.
Pero, pwede ko pa sanang paniwalaan yan kung alam kong mahal ka niya, Anton. Umiling-iling si Anton. Hindi man kita direktang sinabihan pero alam ko, ramdam ko mahal ka na rin niya. Para sa kanya, sapat ng basihan nakita niya ang pag-iyak ng babae. Come on, iho. Pinipilit mo lamang siyang pakasalan ka. You raped her. You manipulated her life. Anton, hindi pa ba sapat yon na motibo para patayin ka niya? Lalong nanguyom ang kanyang kamao. Amel is not a killer, Papa. Giit nito. Nawala man ang kanyang memorya, ngunit nakakasiguro siyang hindi iyon magagawa ng babae sa kanya o sa kahit na sino man. Galit. Pwede ka niyang patayin dahil sa galit, iho. Lumalabas sa imbestigasyon na nasa loob ng pamilya natin ang nagtangka sa buhay mo. At dalawa lang sa miyembro ng pamilya maaaring maging suspect. Your ex-favorite nephew and your beloved wife. Nasaksihan ko kung paano siya nahirapan at nasaktan sa pagkawala ng asawa niya, Papa. Giit nito. Maaaring nagpapanggap lamang siya, Anton, para hindi siya paghinalaan. Tama na, Papa. Malakas niyang turan. Tila isa siyang bulkan na hindi na napigil sa pagsabog. Tumigil ka na, Papa. Hindi mo ako mapipigilan. Sasabihin ko na kay Amelie ang totoo kong pagkatao. Sa pagkakataong ito ay mabuo nga kaya ang desisyon ng binata na sabihin na kay Amelie ang buong katotohanan. Ngayon na nalaman na nabuhay nga ang kanyang nawalang asawa, ano nga ba magiging kapalaran ng pamilya nila? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas. Sa ganito ring oras, shout out sa lahat nating masubi na tagasubaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.